Isang siyensiyang araw sa inyong lahat. Welcome sa mas pinatatag na Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako ang inyong lingkod, Dr. Renato Yuseludong Jr., kalihim ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o DOST. Sa programang ito, sasagutin natin ang anumang katanungan o kahilingan ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Ang napili nating wisher sa episode na ito ay ang kwento ng ilang magsasaka ng patatas na naghahanap ng luna sa suliranin sa pagkukunan ng binhi ng kanilang mga pananim. Panoorin natin ito. Kung dati-dati hirap ang ating mga potato farmers sa pag-angkat ng kanilang mga pananim, ngayon, sa tulong ng siyensya at teknolohiya, hindi lamang mas lumago ang nasabing industriya, kung hindi, mas naging ligtas ang kanilang mga pananim sa mga sakit at mga peste. Patatas, talagang ito ay isang produkto natin dito sa Cordillera. Kaya nga sabi nila, potato capital tayo dito sa Cordillera kasi nga we are producing 83% ng buong production ng buong Pilipinas. So, ganyan kayaman ang Cordillera when it comes to potato. Ma'am, gusto ko pong maging isang potato producer in the future. At narinig ko po yung bagong teknolohiya tungkol po sa potato na napoproduce galing sa tissue culture. So, kung ito po ang gagamitin ko, ano po bang may tutulong yun sa aking pagtatanim ng potato? Culture plant na sinasabi nila, it is the method of rapidly multiplying these disease-free planting materials. At ito ang kauna-unahang hakbang na sa pag-produce ng malinis na planting materials sa potato. Sa mamamagitan ng tissue culture, mas malilengsen bago mo palitan yung mga planting materials kasi nga very clean sila. So maraming na-eliminate na sinabi nga ni ma'am yung mga diseases. Isa pa, na-index kasi ang mga yun. Indexing means natitest niya na mayroon pang latent doon, mayroon pa palang natutulog doon ng mga bacteria o virus. Nadidetect niya sa pamamagitan ng ELISA test na sinasabi.
di ba ang tissue culture plant is mahal yun? Kung yan, yun ang isang binibili ng mga farmers na 15 pesos per piece kung sa tissue culture plant. Para affordable yung planting material sa mga farmers, ang tissue culture plant na iyan, yun ang dinadala doon sa greenhouse para padamihin through apical rooted stem cuttings. Kami kasi Gabi noon, doble yung gastos namin sa pagbili ng imported na planting materials kasi mahal na nga yung imported. Madami pa kaming kakompetensya sa mga pagbili kaya mas lalo kaming nahihirapan, mas malaki yung cost na naano namin sa farm. Compare nyo po yung price nun, mas mura po talaga ang apical stem tsaka yung tissue culture kumpara sa import na mga tubers, seedlings na mga binibenta sa market. At binibenta din po sa ibang mga farmers na planting materials ng mga tubers. Itong apical rooted stem cuttings naman, ito yung binibili ng mga farmers at 1 peso 50 centavos. So you could just imagine yung price difference ng tissue culture plants sa 15 pesos. So kung i-rapid multiply mo doon sa greenhouse, magiging 1 peso and 50 centavos. Parehas din naman ang yield na makukuha mo din if you are going to use tissue culture plant or apical rooted cuttings. Dahil din sa technology na tinulong ng center sa amin, naging self-sustaining na po kami. Kami na rin po mismo yung nag-ano ng mga seed planting materials namin, yung mga tubers po. Kami na rin po yung nagsusupply sa mga kasama naming farmers na in need of good and clean planting materials po. Bukod sa mga pananim at sa mga proseso ng pagpapadami nito, maraming mga hakbangin ang ginagawa ng ating potato center dito sa Benguet. At isa na rito ay ang pagkilala o ang pagtala ng mga sakit o mga posibleng sakuna na pwedeng sumira sa industriya ng patatas. Meron tayong mga sakit na kailangang mawala doon sa mga tanim natin, especially doon sa planting materials. Kaya narito ang root crops para matulungan kayong mga farmers, especially doon sa management ng mga sakit. Materials ay dapat maitatanim sa malinis na lupa. Kasi useless din po yung binili mong malinis na planting materials kung ito ay maitatanim sa infected na soil. So dapat maganda rin yung management po ng pagtatanim mo. Ito kasi planting materials ito na cutting. Ang itinatanim namin dito yung sand soil. Maganda hukayin, maski pag-harvest na maganda hukayin na yun. Kasi sand soil nga, yun ang maganda, yung sand soil. Tapos yung mga puno na gagamitan namin, yung chicken dung, parang hindi magkukumpak, masyadong magkumpak. Nagkukos din ng degeneration ng mga planting materials. Degeneration, ibig sabihin, yung bumababa na yung yield o humihina na yung kalidad ng planting material. Kaya may mga option na pwede nang palitan kung humina na yung yield.
proseso ng production ng green planting materials ay nag-uumpisa doon sa tissue culture lab natin. Ito yung proseso na ginagawa natin para malaman natin kung malinis ba o kaya may sakit ba yung mga tanim natin. So, halimbawa ikaw, kung meron kang patatas na gusto mong ipalinis, kailangan mo nang dumaan dito sa ano, sa tissue culture lab natin. Tsaka ang researcher or R&D should work hand in hand para yung mga technologies na napoproduce through research na i-apply sa ng farmers. Talagang ang mga technologies na ito na product ng research ay ini-implement para sa kabutihan ng mga farmers for food security at ito nga sa patatas para lumaganap ang malinis na planting material sa ating region. And so that ibubus natin ang potato industry and pag nalaman ng ibang regions, then we're helping the whole nation to uplift the economy ng ating mahal na Pilipinas. Ano pa nga ba ang iba't ibang mga makabagong pamamaraan upang mapadami natin ang mga potato planting materials? Panoorin natin to. Strong technology will enhance strong economy. Now, we have the technology on stem cuttings. We have the generation zero seeds. It will increase around 30% of the production. So, which means that if there is increase in the production, then there is an increase in income of the farmers. Lumalaki din ang mga kita ng mga farmers natin. Hindi gaya noon na parang 15 tons per hectare ang average. Ngayon, they are producing more than 25 tons to 40 tons per hectare. Alam natin na pag-harvest time, marami ang rejects sa field na maiiwan. So, anong magagawa natin dito para may value adding? Pwede nating i-process sa iba't ibang products like potato chips, mashed potato, potato fries, potato cookies, at iba pa. Very interesting, ma'am. Madami-dami po kaming masisave dyan, lalo na po sa amin na ibalik capital namin. Imagine po namin yung waste namin dun sa trading post pa lang po is pwede pa lang makonvert sa ganitong process. So, asan po namin na sana po makatulong po ito sa aming mga farmers at sa co-farmers namin.
local government unit, partnered with universities, DOST and other national agencies in support to the production and the sustainability of potato production and the Cordillera as a whole. In return, we are the center of trading of vegetables in the province of Benguet and entire Cordillera. Bilang isang farmer na nagbibenture ng potato business, nakakatuwa din pong malaman na ang isang binhinang teknolohiya ay marami pa lang na itutulong sa pag-undad ng ating ekonomiya. Lagi nating tatandaan na kabundok man ang mga lupang ating taniman, gabundok man ang ating gawain at suliranin. Sa tulong ng siyensya, mapapadali at kapaki-pakinabang ang bawat bunga ng anumang adhikain. Isang makasaysayang proyekto na naman ang ating natunghayan dito sa Siyensikat. Patunay ito na ang mahalagang impormasyon at pananaliksik ay kakampi natin sa pagtupad sa ating mga pangarap. Gamit ang siyensya at teknolohiya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan na sa tingin mo ay siyensya ang makasasagot, huwag ka nang magtubiling gumawa ng vlogs at i-post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag Siyensikat at hashtag 1DOST4U. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Renato Yuseludum Jr. mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na suporta sa amin dito sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat.